Like, comment and subscribe. Yo, what is happening guys? At nagbabalik ulit tayo dito sa Black's Fruits. Alright, kasi nga may bagong fruits na naman. So actually, hindi ko pa natetesting talaga yung mga ibang fruits eh. Kaya lang yung pinakabagong legendary fruit, hindi ko pa nakukuha, yung Shadow. Baka ibibigay na sa atin ngayon. Try natin bumili. Eto! Light Forot! Oh my god, Light Forot. Pero dito sa inventory, lagay natin. Ay, meron pa pala akong nakalagay dito. Okay, pero dito guys, meron akong naitabi na Revive Fruit. Ito na nga guys, ang bagong fruit ngayon. Latest, kamukha ng barrier, pero Revive Fruit to guys. Ito yung Devil Fruit ni Brooke. In today's video, aalamin natin kung ano ba itong Revive Fruit na to. Eating! Ay, ayan na nga. Ano kaya tong possession na to? Mukhang sasaniban niya yung kalaban dito ah. Sasaniban nga ba? Ano yun? What the freak? Ah, hindi. Hindi niya sinaniban pero na-stun yata. Na-stun. Parang nag-yellow eh. Isa pa nga. Ayun oh. Okay. Kasi nga oo. Meron din palang ice element si Brooke. Kaya siguro nag-yellow. Nag-level up na! Mastery 59, nabitin pa naman ang isa. Meron pala tayong nakuha, Wandering Soul. Ano to? Oh, flight mode niya. Oo, pwede. Lumilipad. Ay, may limit siya guys. Ah, naiiwan pala yung katawan. Ayun, humiwalay ako sa katawan. I mean, humiwalay yung kaluluwa niya sa katawan. So, tingnan natin guys kung gaano kalayo yung mararating ng Wandering Soul na to. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa kanto ng damo na to, dito. Op! Okay. Okay naman. Pwede na rin. At least meron pang palipad. Mabilis naman mag-cooldown eh. Kaya okay na rin siguro yon. Test naman natin kung nakaka-damage ba tong Wandering Soul. Nope. Ay wala, walang damage. Hindi ko lang sure kung itong kaluluwa na to, visible ba to sa point of view ng ibang player. Matagos ba to sa pader? Hindi rin. Diba si Brooke tumatagos sa pader? Dapat tumatagos sa pader to. Ala, bakit ganun? Scam fruit. Joke time yata to eh. Dapat tumatago sa pader to kasi si Brooke tumatago sa pader yung kaluluwa nun eh. Pero sige guys, palelevelin muna natin to para makita natin yung iba niyang skills. Doon tayo magpapalevel sa Thriller Bark, pero sasakay lang tayong barko. Dito lang tayo sa Slay kasi wala akong fast boats game pass. Malapit na rin naman magpasko kaya eto na lang. Uy! Ay! Sebes! Wow! Mukhang mahirapan tayo dito guys. Wala pang skill yung fruit natin. Aray! Ala! Yung katawan ko nalalaglag sa tubig. Kaya naka-cancel yung Wandering Soul. Adaya! Tignan nyo guys, gagamit akong Wandering Soul. Yung katawan ko nalalaglag sa tubig. Adaya mo, Sebes ka. Hindi ako makalipad eh. Ala! 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 Mamatay tayo guys! Ala! Patay! Patay, nawalan ako ng jump. Ang hirap. Mahirap gamitin tong revive fruit sa dito sa dagat. What? Ayoko na. Suko na ako. Takbo na ako. Bahala ka dyan. Ay, binalaan ako. May araw ka sa akin, Sibis ka. At eto na nga guys, Mastery 116 na. And isa lang ang masasabi ko, hindi ko maintindihan tong revive fruit na to. So itong possession guys. Ayun, umiwalay siya sa katawan niya, lumabas yung kaluluwa, tapos na-stun yung kalaban. And then yung damage niya is, I think, 2,900? Sapa-sapa? 2,600 pala, 2,600. Tapos eto, yung hindi ko maintindihan dito, Soul Ruler. Ewan ko kung anong effect nito sa ibang player guys. Yun oh. Ayun, may poison ba yun? O di ko alam kung anong effect nun. Pero kailangan mo lumapit sa kalaban para makadamage. Tapos every hit,
400 damage, parang 8 hit yata yun, 8 yata yun. Hindi ko lang alam kung meron ba tong effect sa ibang player. Hindi natin alam kasi wala tayong point of view ng ibang player. Basta ang alam ko lang, kailangan natin lumapit. Kahit itutok natin dito, wala. Walang damage, kailangan talaga lumapit. At etong resurrection, from the name itself, resurrection, next time you die, you'll be revived at 50% health. So pag namatay tayo, mabubuhay ulit tayo. Ayan, magpapatay muna tayo. Okay. Okay, pero merong catch, guys. Kasi kung makikita nyo, bruh, naging kalansay tayo, guys. Naging kapatid na tayo ni bro. Oh no. Hala, naging mumu na nga si Mr. Square. Nangayayat na, di kumakain, di nagkakakain. So tingnan naman natin ngayon, pag nakaganitong form, kung merong bago sa skill niya. Okay, possession. Ganun pa rin. Tingnan natin yung damage kung lumakas. 2,600 pa rin eh. Oh, ito namang soul ruler. May nagbago ba? Ganun pa rin. Walang nagbago. Nabuhay lang talaga tapos naging kalansay. Hindi ko alam kung meron bang benefit tong pagiging kalansay or meron ba siyang consequence. Like baka humina yung defense natin pag nakaganitong form tayo. Test nga natin tong Wandering Soul. Okay. Baka matagal na. Same pa rin. Wala naman pinagbago eh. Itsura lang talaga nagbago. So okay, basic combo, Ember Annihilation, Possession, Soul Ruler, and takbo. Ew. And actually, Talon Lighter. Okay, Ember Annihilation, Infernal Vortex. Okay. Maganda siyang gamitin ng mga sword user dahil meron nga siyang stun. Oh, 'di ba? Meron siyang stun. And then, meron siyang resurrection, which is malaking tulong lalo na kung nagba-bounty hunting kayo. Kasi meron kayong another chance para makabawi sa kalaban nyo na hindi nababawasan ng bounty. Okay, Wandering Soul. Hindi nagre-regen yung buhay pag naka-Wandering Soul. Hala, inatak niya yung katawan ko. Test nga natin kung nakaka-attack sila sa katawan. Halika dito. Okay, iwan ko yung katawan ko dyan. Ay, naka-attack yung katawan. Na-cancel yung flight dahil na-attack niya yung katawan. Wale, pangit yung Wandering Soul. So ang pinaka-useful lang dito, possession at saka resurrection. Stun. Ang consequence lang sa resurrection, once lang magagamit. Resurrection was already activated. So kailangan natin ma-deadball. Ay, ala, ang cute. Para mawala yung skeleton mode. Tapos pwede ulit magamit yung resurrection. Anyway, try na lang natin dito bumili ng secret surprise. Baka sakaling makakuha tayo ng magandang fruit, ng shadow fruit or ano man. Nakakuha ako ng random fruit na napakalakas. Ang pinakamalakas na fruit, bomba fruit. Naku po. Oh no. Ooh, hollow essence. Oh, makakuha ulit tayo ng hollow essence. Alaka, nakakuha na naman tayo ng fruit. Bam, fruit na naman. Mukhang sinumpa tayo pagdating talaga sa fruit ah. Yo, eto na nga ang hinihintay natin dyan. Nakakuha ako guys ng Buddha fruit. Eto, kailangan ko to para makapag-AFK grind netong dragon talon na to. Alright, random fruit. Ay, light fruit na naman oh. Ilan na lang bones ko? 83 na lang. Last one. Fragments, okay. Lagay na natin bago pa tayo ma-disconnect. Alright, safety na ang ating Buddha fruit. Pero ang gagawin natin ngayon dahil meron tayong hollow essence, babalikan natin yung boss. Last one. Boom! Holy crown. Uy, wala tayong nakuwang sight ah. Wala palang binibigay na shard yun. Akala ko may shard na binibigay. Wala tayong nakuwang sight. Aba, napakaswerte nga talaga natin nung unang try natin guys. Pero nakakuha tayo ng bounty at saka buto. Try natin ulit. Bumili ng buto. Hindi, bumili ng surprise. Gusto ko ng ma-surprise. Meron akong si 76. Eto na, surprise mo ko please. Surprise money, yan lupet. Kainin na lang natin tong falcon. Boom, falcon. Ay, wala pa palang flight. Kailangan pang ipa-level. Yo!
Yon, level! Ba't ayaw lumipad? Kailangan pa na kasi? Oh, okay. Transformation pala yon. Patinga ng mukha. Yung mukha, hindi naman eh. Ganun pa rin yung mukha, hindi naman naging falcon eh. Eto na ako sa cafe. Let's go. Dahil kukunin ko tong light fruit. Kasi, kakainin ko rin to. Para maging healthy si Mr. Square. Oh, ala. Nandun pa rin yung pakpak. Wow, may pakpak pa rin tayo, guys. Sobrang bilis na nito. Naging ilaw na ako. May pakpak pa ako. Ow. Pero dito na nga muna natin tatapusin tong video na to. Actually, hindi ko nagustuhan yung revive brute. Siguro kung irarank ko, baka nasa 5 out of 10. 10 being the highest rank. Ganun. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakiiwanan nyo naman na isang napakalupit na like. At kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang kayo dito, subscribe na kayo guys para updated kayo sa mga sunod nating uploads. Yo, at alright guys, kita ka sana ulit tayo sa susunod na video. At ako ulit si Dralu nagsasabing paalam sa inyo. Mga Robloxian, bye-bye!